target ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng Pilipinong magiging first choice sa pagtatrabaho sa abroad. Kaya naman kasama raw sa mga naging pakay ng pagbisita niya sa Japan ang tiyaking mas marami ang trabaho at ligtas maghanap buhay sa ating bansa. Magbabalita, Simon Gualvez. Nagmistulang campaign rally ang meet and greet ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa Tokyo, Japan kahapon. Laking pasasalamat daw talaga ng Pangulo sa suporta nila noong kampanya. Humigit kumulang 300,000 ang mga Pilipino sa Japan na pawang mga nagpapatakbo ng maliliit na negosyo, mga guro, engineer, entertainer at iba pa. Pero umaasa rong Pangulo na darating ang araw na magiging first choice na ng lahat ang pagtatrabaho sa Pilipinas. We not only that we want people to have jobs, we want them to have good jobs. We want them to have jobs, yung may future. Ito raw ang inspirasyon ng Pangulo kaya agresibo siya sa pag-iikayat ng mamumuhunan para dumami pa ang magbubukas ng mga kumpanya sa Pilipinas. Sa matchmaking event na isinagawa ng Department of Trade and Industry, kasama sa nasecure ang 600 milyong dolyar sa infrastructure development na pagpapartneran ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan at ng Mitsui. Ang Toyota naman, tatrabahuhin daw ang pagbabalik ng Tamaraw model sa Pilipinas. Matatanda ang naging imahe ito ng utility vehicles mula ng ilunsad ito sa Pilipinas noong taong 1976, na mayagpag din ito ng apat na henerasyon bago na discontinue noong 2007. Bukod dyan, pinag-aaralan na rin daw ni PBBM na bumili pa ng mga mini cruiser para naman sa militar. Hinirit naman ng Mitsubishi Motors na mapalawig ang Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program. Sa ilalim niyan, may insentibo kapag within 6 years ay nakabenta ang car maker ng 200,000 units sa kada car model na in-enroll nila sa programa. Pero Toyota at Mitsubishi lamang ang nakinabang sa programa. Nangako si PBBM na pag-aaralan nito sapagkat baka naman daw madehado mga lokal na negosyo. Sumatotal, umabot daw sa 700 bilyong pisong halaga ng naiuwing investment pledges mula sa Japan trip. Secured na rin daw ang pautang sa infrastruktura na nasa 377 billion yen o 157 billion pesos. Matapos ang pang-sham official foreign trip ng Pangulo mula naman mula sa pwesto, sinabi nito na pahinga muna sila sa mga susunod na biyahe, lalo nakatakda nilang pag-aralan muna yung mga natanggap na investments mula sa mga kumpanya at mga pamahalaan. Nilino naman ng Pangulo na yung nilulutong tripartite agreement sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika ay hindi lang naman pang-seguridad. Saklaw din ito ang iba pang sektor kabilang ng agrikultura. Nananatili rin daw siyang buka sa posibleng visiting forces agreement sa Japan. If it will be of help to the Philippines in terms of protecting, for example, our fishermen, I don't see why we shouldn't adopt it. Well, ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.